Kung aktibo ka sa Facebook ay makikita mo ang sandamakmak ng mga groupage na nagsasabing heto ang tamang pagsulat ng New Baybayin at heto naman ang tamang pagsulat ng Old Baybayin, pero napakaraming misconception at maling information ang ibinibigay at hinihahatid nila sa atin. At mali naman sigurong hayaan na lamang silang magpakalap ng mga maling information, di ba? Aaminin ko sa sarili ko na minsan ako nagpaniwala sa kanila, pero gumawa ako ng paraan upang malaman ang katotohanan. At heto na nga, sa paghahanap ko ay nakita ko, nabasa ko, nahanap ko ang tamang informasyon sa Balari Lang Filipino ni Lope Casantos. Kaya naman kung gusto mong matutunan ang tamang pagsulat ng New Baybayin at ng Old Baybayin ayon sa libro ni Lope Casantos na Balari Lang Filipino, ay keep on watching at mag-subscribe ka na din. Ang Old Baybayin ay binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig dahil iisa lamang ang simbolo para sa E at I, O at U at Da at Ra. Heto ang mga titik na bumubuo sa Old Baybayin. Ang A, Ba, Ka, Da, O, Ra, E, O, I, Ga, Ha, La, Ma, Na, Nga, O, O, U, Pa, Sa, Ta, Wa, Ya. Samantalang mula sa 17 titik ng Old Baybayin ay ginawa ng 20 titik ang new version ng Baybayin. Tama, 20 letra lamang ang panibagong Baybayin at walang mga simbolo para sa mga hiram na letrang C, F, J, V, Q at Z. Ang mga letra para sa bagong Baybayin ay ang mga sumusunod. Ang A, Ba, Ka, Da, E, Ga, Ha, I, La, Ma, Na, Nga, O, Pa, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya. Tignan mo ang larawang ito. Ito lamang ang mga letrang nagbago sa panibagong baybayin. Naghiwa-hiwalay na ang mga dating magkakasama. Masakit ba yon? Hindi, dahil ayon ang tamang gawin. Para sa ating susunod na punto ay heto. Ito ang simbolo natin. Sa Old Baybayin, kapag nilagyan natin yan ng tuldok sa itaas, ito ay magiging B o B. Samantalang kapag nilagyan natin ito ng tuldok sa ibaba, ito ay magiging Bo o Bu. Halimbawang salita, Bibo. Ganito natin isulat ang salitang Bibo sa Old Baybayin. Pero pagdating naman sa panibagong baybayin o sa new version ng baybayin ay may kaunting pagbabago. Ito ang original nating letra, ang ba. Kapag nilagyan natin yan ng tuldok sa itaas, ito ay magiging B. Kapag naman munting gitling sa itaas, ito ay magiging B. Munting gitling sa itaas, B. Tuldok, B. Upang maging bo, kagaya ng dati, lalagyan natin ng tuldok sa ibaba. At kapag naman bu, munting gitling sa baba. Bo, tuldok sa baba. Bu, munting gitling sa baba. Kaya naman kung isusulat natin ang bibo sa panibagong version ng baybayin ay ganito ang magiging itsura. Parehas na tuldok sa itaas at sa ibaba dahil ito ang batas. Isa pang halimbawa ay bibe. Kung Old Baybayin ang pag-uusapan ay parehas na tuldok sa itaas. Ngunit kapag new version ng baybayin ay ito. Ganito isulat ang bibe sa new baybayin. O diba napakasimple lang naman isulat ng old baybayin at ng new baybayin, nagiging komplikado lamang siya dahil sa mga fake news na kumakalat sa iba't ibang social media platforms sa kasalukuyan. At isa pa, meron akong nakitang group page na pinagshalo-halo ang halos lahat ng script dito sa Pilipinas. Hindi tama yon dahil ang baybayin ay baybayin lamang ang kulitan. Kulitan lamang, they stand alone. Pero hindi lamang yan ang batas sa new baybayin dahil meron pa. Ito ang mga batas na idinagdag sa new baybayin upang mapunan ang mga kakulangang sukat mapuna. Tama ka ng pagkakaintindi dahil ang mga susunod nating babanggiting panuntunan ay hindi matatagpuan sa Old Baybayin, tanging sa New Baybayin lang.
Para sa una ay maaari ka na ring maglagay ng panuldik. Ano-ano ang mga tuldik? Mayroon tayong pahilis o tuldik na pang mabilis at pang mariin. Mayroon ding paiwa o tuldik pang malumi. Pakupya o tuldik pang maragsa. Ngunit bakit nga ba tayo naglalagay ng tuldik? Naglalagay tayo ng panuldik sa isang salita upang malaman natin kung paano bigkas nito. Halimbawa, bumili. Ang bumili ay may tuldik pahilis. Kapag sinulat natin yan sa baybayin ay ganito. Sa halip na gumamit ng tuldok sali ay ginamit natin ang tuldik pahilis. Ginawa natin ito upang i-emphasize kung paano nga ba bigkasin ang bumili. Isa pang halimbawa, pangako. Ang pangako ay may tuldik pang malumi. Sa halip na tuldok ang ilagay natin sa ibaba, ang ilalagay natin ay tuldik pang malumi. Napakasimple lang, di ba? Ganon din naman ang gagawin natin sa pakupya. Halimbawa, matuyo. Kapag isinulat natin yung sabaybayin ay ganito. Matuyo. Ganito isulat ang ma. Ganito naman isulat ang tu. Dahil nga yu, ito ay gagamitan ng munting gitling. Ganito naman isulat ang yo. Dahil nga gusto nating i-emphasize ang bigkas ng matuyo, sa halip na tuldok sa ibaba ay pakupya ang ginamit natin. Simple lang naman, hindi ba? Kailangan mo nga lang aralin ang panunuldik, pagtutuldik, basta ang paglalagay ng tuldik. Ang susunod mga Lodolods ay gamitin na rin ang mga palabantasan sa wikang Filipino. Ang gitling, ang pananong, ang pahanga, ang pasipi, ang kudlit, kuwit, tuldok, tutuldok, tuldok kuwit, tuldok tuldok at marami pang iba. Heto ang mga halimbawang pangungusap sa libro ni Lomeca Santos. Ano ang ngalan mo? Kaawa-awa ka naman! Ang baro mo'y punit. Nguni, huwag kang ganyan. At narito ang sabi niya. Hindi ba napakasimple lamang ng tuntunin ng balarilang Pilipino at ng baybayin kapag pinagsama ito? Hindi ganun kahirap, hindi naman ganun kadali, pero tamang-tama lamang. Hindi na rin tayo dapat gumamit ng krus o ng panabat sa pagtatanda ng mga katinig na binibigkas ng walang patinig. Sa Old Baybayin, gumagamit tayo ng krus upang ikaltas ang patinig sa katinig. Halimbawa, punit. Ganito isulat ang punit sa Old Baybayin. Kung saan upang matanggal ang A sa ta ay nilalagyan natin ito ng krus. Pero kapag usapang New Baybayin ang pag-uusapan, ay hindi na natin pwedeng gamitin ang krus. Ganito isulat ang punit sa New Baybayin. Sa halip na gumamit ng krus ay lalagyan mo na lamang ng tuldok bago ang letra na gusto mong kaltasan. Ganito isulat ang punit sa Old Baybayin at ito ay may krus. Samantalang ganito naman isulat ang punit sa New Baybayin at wala na itong krus. Sa halip ay lalagyan natin ito ng tuldok bago ang letrang gusto nating kaltasan. Mapapansin mo rin gumamit tayo ng tuldik pang mariin upang i-emphasize ang bigkas ng punit. Kahanga-hanga ang wikang Pilipino, hindi ba? Kahanga-hanga ang baybayin at kahanga-hanga si Lomeca Santos dahil sa kanyang libro na nagpapaliwanag ng balarilang Pilipino. Para sa ating huling punto ay may konsepto na rin ng malaking titik sa new version ng baybayin. Upang matularan ang kasalukuyang pagsulat hinggil sa paggamit ng malaking titik, kailangang lakhan at taasan ng kaigihan ang unang titik ng unang salita ng bawat salaysay. Gayon din ang sa pasimula ng pangungusap na sumusunod sa bawat tuldok, ang unang titik ng bawat pantanging ngalan at ang mga iba pang pinagkaugalian ng gamitin ng malaking titik sa sulat Latino. Narinig mo ba yon? Upang magkaroon ng malaking titik sa baybayin ay kinakailangan mong lakihan at taasan ng kaonte ang mga nakaugaliang malalaking titik sa sulat Latino. Katulad ng halimbawang ito, di ba makikita nyo may mga letra dyan na kaunting nakataas at kaunting mas malaki kesa sa ibang titik.
Ngayong alam mo na ang pagsulat ng tamang baybayin, ng old baybayin at ng new baybayin, ay baka naman wag ka nang magpaniwala sa mga group page na nagsasabing iyon ang tama dahil wala naman silang maipapakitang legit source sa inyo. Sana ay natulungan ko kayo upang matuto ng old baybayin at ng new baybayin, lalong-lalo na sa panibagong baybayin. Isa lang naman ang gusto ko, ang matuto kayo at ipakalat ang tamang impormasyon. Mas mabuti ng tama ang alam kaysa may alam lang. Kaya naman kung mayroon kang kaibigan na nag-aaral din ng baybayin, ay i-share mo sa kanya ito, i-send mo sa kanya ito. Siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button, i-like mo na din, mag-comment ka na din, at kung ano-ano pa ang mga gusto mo pang gawin. Disclaimer, 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 ang lahat ng ideya na sinabi ko sa inyo, na inilahad ko sa inyo, ay nasa libro ni Lope Casantos. Heto, 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 nandyan sa screen ninyo ang book cover niya. At huwag nyo ako ibabash kung naapakan ko ang mga paniniwala nyo at mga group page ninyo. Dahil mas paniniwalaan ko ang libro ni Lope Casantos na Ama ng Balarilang Pilipino. Pero kung meron ka namang legit source na may papakita sa akin na nagsasabing ganyan, nagsasabing ganito, ay pwede mong questionin ang video na ito. Sa pagkakaalam ko, walang official na pahayag ang KWF sa kung paano nga ba isulat ng tama ang panibagong version ng baybayin. Dahil ito mo panibagong version na to, matagal na rin naman kasi ito eh. Kailan pa naisulat ang Balarilang Pilipino ni Lope Casantos? Wait lang, search natin. Sabi dito, 1940 pa naisulat ni Lope Casantos ang libro na ito. Pero yung kopya na nakuha ko is 2019. Pero wait, may nakita ako. Wait lang, wait lang, wait lang. Ito, tingnan nyo to. Ibig sabihin, ito talaga yung tamang pagsulat ng baybayin kasi may KWF na nakasulat dyan eh. Ibig sabihin, kinukonsidera ng KWF ang sulat ni Lope Casantos sa Balarilang Pilipino. Ayun! Kung nagustuhan mo ang video na to, mangyaring mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod ko pang video. Uli, ako si Marco D. Uli, ako si Marco D. Marco.